Hello guys, hello Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay daily tarot reading, so kailangan natin gamitin ang ating intuisyon sa panunood. Okay. Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Trusts, there's something better. Wow. So, ang barahan mong ito ay manifested sa bawat isa or resonated sa bawat isa. So, ibig sabihin, kailangan mo daw magtiwala dahil may mas magandang mangyayari. May mas better, something better. It's either relationship yan, trabaho, kung medyo disappointed ka, medyo feeling mo bored ka, hindi ka kontento, so sinasabi ng baraha na okay lang yan, trust the process, may mas magandang darating sa'yo. Wow. Okay. nakikita natin dito, relationship to or money. Okay, so relationship or money, medyo hindi ka siguro sinuswerte sa relasyon. Or sa trabaho, ganun din siguro. But sinasabi ng braso dito na huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala kasi may mas deserve mo. Okay? May wealthy man dito, isang lalaki. So parang ang nakikita natin dito, kung hindi ka mapalad sa relationship mo sa pareho mong Pilipino, pwede naman daw na sagarin mo na. Mayaman, ibang lahi, medyo may edad na. Parang gano'n yung sinasabi ng baraha. Ito naman, may nag-iisip sa'yo. It's either babae ka man or lalaki, may nag-iisip sa'yo sa araw na ito. Yung iba naman sa inyo, ang iniisip nyo is tungkol sa pera. Yung iba, iniisip tungkol sa relationship. Alin ba dyan? Ang iniisip mo ngayon? Comment down below. Okay guys, so ito siya. Ito yung three cards mo na napagdadaanan mo or napagdaanan mo. So, medyo ano ka, medyo nakaranas ka ng financial problems, stress, family problems, or emotional problems, financial problems, or kanon po man to. So, siguro yung business mo, bumagsak, yung trabaho mo, nawalan ka ng trabaho, yung iba nagkasakit, yung iba naman dito medyo natigil yung flow ng money, energy of money. May pamilyang nagkawatak-watak, parang ganon. May mag-asawang naghiwalay, magkarelasyon. Huwag ka daw mag-alala kasi may mas better pa dyan na darating sa nawala sa'yo. So kung ano man ang nawala sa'yo, i-comment mo sa comment section. Kasi ang message sa'yo ng angel is, trust lang, magtiwala ka lang dahil may mas deserve mo na darating para sa'yo. Okay? So, wag mong isipin, wag mong gugulin yung oras mo, yung energy mo sa pag-iisip, sa panghihinayang, sa pagbabalik sa nakaraan, sa pag-procrastinate. What if, parang ganito, ganyan, pagsisisi, kasi sayang daw yung oras. Okay? Proteksyonan mo ang sarili mo laban dito sa negative thoughts na ito na pumapasok sa isip mo. Okay? And sinasabi ng baraha sa'yo dito na siguradong yung iba sa'yo dyan, medyo hindi na nagtitiwala sa Panginoon, lalo sa Panginoon, sa sarili nila. Pero yung sinasabi ng baraha sa'yo dito na magtiwala ka ulit, ilaban mo ulit kung ano man yun na kailangan ilaban sa buhay mo. Okay? Kasi mayroon ditong mga good news, may mga magagandang pangyayari na pwedeng dumating sa buhay mo. Unang-una dito, may posibleng pagkakataon ka na makapag-ipon ng pera, may pagkakataon kang makompleto yung pamilya mo, may pagkakataon kang maibigay yung kagustuhan, yung goals,
yung minamanifest ng anak mo, ng apo mo, ng asawa mo. So, sinasabi ng Baraha, may mga disappointments ka na pinagsisisihan. May mga bagay-bagay kang pinagsisisihan, it's either relationship or trabaho, negosyo, or kung ano man to na nawala sa'yo or hindi mo nakuha. Pero may mas magandang darating sa'yo. Okay? So, wag nating sirain yung plano sa atin ng ating Panginoon. And wag nating kalimutan na lahat ng blessings galing sa Kanya. Okay. So, nakikita natin dito na may magsa-celebrate ng kasal, may engagement, may mga relationship na magsisimula, may mga celebration dahil sa nagkabalikan sila ng kanyang karelasyon, may nagkaroon ng anak, may nabuntis, may nanganak, may business partnership or collaboration. So, nakikita natin dito na kung ano man itong dahilan ng pag-iyak mo, ay hindi na ito iyak ng disappointments. Kasi sa susunod na iiyak ka daw, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius, eto na daw yung good karma. So, ibig sabihin, sa susunod na iiyak ka, eto na ay dahil sa iyak ito or ano, tears of joy na siya, diba? Of contentment. May mga sign of contract dito, signing of contract, like may kakasal, may collaboration, may lilipat ng bahay, diba? So, magsasign ka ng another lease. Meron din ditong mga kontrata sa trabaho. Pwedeng yung iba sa inyo dyan. Magsi-celebrate dahil sa celebration na to ng kasal or relationship. Or kung ano man to na hinihintay natin na emotional support ay posibleng makuha natin. Okay? Ano pa ba? Okay, may iba naman dito sa inyo na sobrang pagod na pagod na. Pagod na pagod na sila sa ginagawa nila. It's either trabaho or relationship. But sinasabi ng Baraha mo dito na if like yung mga self-employed, diba? Self-employed or mga freelancer, kung pagod ka na daw maging freelancer, pwede ka naman na lumipat ng ibang ng mag-career change ka, diba? Kasi dito sa Three of Pentacles, pwede kang maghanap ng trabaho na bilang empleyado para hindi mo solo yung ginagawa, para may katulong ka. Okay? So, nakikita natin dito, ang iba pagod na pagod sa kanilang obligasyon bilang isang breadwinner, obligasyon sa pamilya. Pasan nila yung mundo eh. Pasan nila yung problema ng buong pamilya. Pasan nila yung problema ng kanilang trabaho. Pagod na pagod sila sa buhay. Okay? And kung naghihintay ka ng offer, konting test pa kasi darating yun sa'yo eh. Kasi kung makikita mo dito, may mga offer eh. Diba? May mag-o-offer sa'yo ng tulong. It's either tulong emosyonal or financial support. Kailangan lang ng pasensya. Kasi hindi naman lahat ng gusto natin ay bibigay sa atin. So, if pagod ka, magpahinga ka muna. And if hindi mo na talaga kaya, humingi ka ng tulong sa mga tao sa paligid mo. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng Baraha. Thank you and see you again. Bye!